Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga theory na pumapaligid sa isa pang malaking mystery sa One Piece, at ito nga ang mystery sa Seven Doors ng Mary Joan na hanggang ngayon nga ay wala pang tiyak na kasagutan. Well, mag-umpisa nga tayo sa episode 885. Bali dito ipinakita si Doflamingo at ini-highlight nga ang kanyang knowledge patungkol sa secret ng world government. Maaaring kaugnay ang sikreto na yan sa susunod na kaganapan kung saan ito nga ang pagpasok ni Im-sama sa isang giant room sa Mary Joa. At sa pagpasok nga niya sa giant room na ito ay makikita natin na freezing ang buong lugar, pero pagkatapos nga niyang pumasok sa giant door ay may nakita tayong 7 small doors at pumasok nga si Im-sama sa isa sa mga doors na ito, at doon na nga natin nakita ang giant straw hat. Bali ang giant straw hat na ito mga boss ay pinaniniwalaan sa community at ng iba pang mga theory na ang nagmamay-ari ng giant straw hat na ito ay ang unang Joy Boy. Pero ngayon nga ay hindi pa din nasasagot ang katanungan na bakit 7 ang pintuan sa room na yon. Paliwanag naman ng ibang theory na ang 7 doors na yon ay pareho lang ng direksyon na pupuntahan at yun nga ang giant straw hat. Pero what if nga mga boss na hindi ganun ang case, at mayroon talagang different o iba-ibang nilalaman ang bawat pinto na yon. Ano sa palagay nyo ang laman nito? Well, isa-isahin nga natin ang mga theory na pumapaligid sa mystery na ito. At ang first theory nga natin mga boss ay yung sinasabing ang bawat room ng pinto ay naglalaman ng iba't ibang Joy Boy sa iba't ibang era. Sa madaling salita mga boss ay possible na may isang room pa na hindi na isama sa panel, dahil diba nga sa 800 years ay mayroong total na 8 era, at kung pagbabasehan nga ay per 100 years ito. Pero possible din mga boss na mayroong period sa 800 years na hindi lumabas ang Joy Boy sa isang buong 100 years, kaya nagkaroon lang ng 7 rooms. Pero hindi nga yun mahalaga dahil ang point nga ng theory ay mayroong total na 7 Joy Boy ang lumabas. Pero maliban nga sa unang Joy Boy at kay Luffy ay possible na hindi nila na fully awakened ang powers ng iba pang Joy Boy at nabigo nga laban sa world government, o kaya naman ay hindi nito nagawa ang mga dapat role ng Joy Boy. Pero mahahalagang figure pa din nga sila at sa tingin ko ay nag-gain ito ng influence na sa point na kailangan ng world government na itago ang kanilang existence sa mundo. Sa madaling salita ay kinolekta ng world government ang mga corpse o labi ng mga naunang Joy Boy, dahil sa ganitong paraan ay maitatago nila ang existence ng mga ito. Ang kasunod naman na theory natin na ang bawat rooms daw ay naglalaman ng mga strongest character ever lived sa story, o naglalaman ito ng mga katawan ng mga pinakamalalakas na individual na nag-exist sa mundo ng One Piece. Anong ibig sabihin nito mga boss? Well, sa mundo nga ng One Piece mga boss ay hindi pantay-pantay pinanganak ang lahat ng nilalang at hindi nga hard work ang basehan ng lahat ng bagay sa One Piece, dahil mayroong mga characters na kahit anong hard work pa ang gawin ay hindi talaga maaabot ang peak of strength kung hindi sila biniyayaan nito pagkapanganak pa lang. At ang isang example nga dyan mga boss ay si Kaido at si Big Mom, dahil ipinanganak na giant ang dalawang ito, at sa pagpanganak pa lang sa kanila ay itinuturing na kaagad sila na halimaw, kaya dahil doon ay hindi na sila nagdaan sa matitinding pagsasanay, at ang tanging experience na lang ang kailangan nila para makonsider sila na isa sa pinakamalalakas. Ibig sabihin nga mga boss na yung may mga biniyayaan na pinakamalalakas na katawan at haki sa loob ng 800 years sa history ay kinuha ng world government at ipinreserve sa hidden room sa Mary Joa. Pero ang tanong ay bakit nga nila ito ipinreserve? Well, possible na connected nga ito sa personality transplant na power ng OP-OP no Mi ni Trafalgar Law, dahil imagine nyo na lang mga boss na kung ang isa sa member ng government ay mag-personality transplant sa katawan ng kagaya ni Whitebeard ay siguradong sobrang lakas kaagad nito. Ang ikatlong theory naman natin ay yung pagsabog ng Egghead Island, at ang pagbabasehan natin sa theory na ito ay ang mga past arcs at mga parallel sa arc na ito, dahil hindi na nga bago ang pagsabog ng mga scientific facility sa mundo ng One Piece. At ang isang example nga dyan ay ang Voldemort na hometown ni Dr. Vegapunk. Bali, maaalala nga natin na doon itinapon ni Kuma si Frankie, at matatandaan natin na sumabog ang lugar na ito dahil kay Frankie. Ang isang example pa nga ay yung sa Punk Hazard.
Well, hindi nga natuloy ang pagsabog nito dahil sa pagkamatay ni Monet, pero dati nang sumabog ang Punk Hazard dahil sa kagagawan din mismo ni Caesar. Kaya dahil sa parallel na yan mga boss ay masasabi natin na given sa mga kasalukuyang nangyayari sa Ark ay possible din na magkaroon ng pagsabog sa Egghead Island. At ang isa pang parallel ng Egghead Island at ng Punk Hazard Ark ay yung pareho itong government research facility, dahil ang Punk Hazard ang nag-focus sa research kay King at kay Kaido, samantalang sa Egghead Island naman ay sa lineage factor at sa cloning. At ang dalawang island nga din na ito ay parehong sa base ng Navy. Mapapansin din nga natin na mayroong giant size ng children ang dalawang arc, dahil si Mocha sa Punk Hazard at si Atlas naman sa Egghead Island, at pareho din nga sila na nagkaroon ng injury. At pagdating naman sa patungkol sa Straw Hats, sa magkaparehong arc nga ay nagkaroon sila ng alay mula sa Worst Generation, dahil si Trafalgar Law sa Punk Hazard at si Jewelry Bunny naman sa Egghead Island. Pareho nga din silang may nakasamang scientist, dahil si Caesar sa Punk Hazard at si Dr. Vegapunk naman sa Egghead. That being said nga ay ano kaya mga boss ang magti-trigger sa isang malaking pagsabog sa Egghead Island? Bali sa palagay ko nga ay ito ay ang gagampanan ni Caribou. Marami na nga ang nakalimot na si Caribou ay nasa Egghead Island pa din, at possible na may sikreto itong pinaplano. Pero ang tanong ay papaano naman napunta si Caribou sa topic? Well mga boss, sa totoong buhay nga ay may isang tao ang naiisip kong related o naging inspiration ni Oda para dito, at ito nga ay ang Cuban Missile Crisis na ginawa ni Che Guevara. May isang character nga din ang parehong-pareho in terms of design kay Che Guevara, at ito nga si Captain Gaboro ng Revolutionary Army. Bali patay na nga si Gaboro, pero possible na may connection siya kay Caribou, dahil sa hindi lang sila magkatunog ng pangalan, may pagkakahawig din sila at lumabas si Gaboro sa side story ni Caribou. Si Caribou ay napaka-interesting na character at napakadami niyang knowledge sa ancient weapons. At dagdag pa dyan ay siguradong kapag nalaman niya ang existence ng power plant na nagsusupply ng energy sa Mother Flame na kayang bumura ng mga island ay siguradong susubukan niya itong kunin na katulad ng pagkuha niya sa weapon factory. At kapag ginawa niya nga ito ay possible na magti-trigger ito sa fusion reactor sa Egghead Island na magiging dahilan ng malaking pagsabog. At ang Straw Hat Pirates ang sisisihin sa pagsabog na ito na katulad na lang nung aksidenteng pagsabog dahil kay Dufeld sa Whole Cake Island. Bali gagawan nga ni Morgans ng twist ito at sasabihin niyang nakaplano ang lahat ng ito sa Straw Hat. Mm-hmm.